Narito na ang pinakamainit na balita ngayong tanghali. Bohol Provincial Government Damistansya, DENR, itinurong responsable sa itinayong resort sa gitna ng Chocolate Hills. Dalawang tripulanteng Pinoy ninasugatan sa missile attack sa Gulf of Aden. Nakauwi na sa Pilipinas. Emergency room ng Philippine General Hospital, hindi muna tatanggap ng pasyente matapos ang sunog. Today in Metro, magkapatid, patay sa sunog sa Mandaluyong City. Sa MBC TV correspondents, PNP tiniyak ang seguridad matapos ang marahas umanong demolisyon sa Angeles City. Sa MBC TV Sports, mas pinalakas na MLBB Esports teams, balik aksyon na para sa MPL Philippines Season 13. At sa Showbiz Spotted, Jungkook ng BTS, sinundan na si Gangnam Style hitmaker Psy sa titulong Longest Charting K-pop Solo Artist ng Billboard Hot 100. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, itinuro ng provincial government ng Bohol ang sisi sa Department of Environment and Natural Resources kaugnay ng kontrobersiyang umiikot ngayon sa itinayong resort sa gitna ng Chocolate Hills. Anila, DENR ang nagbigay ng go signal para sa konstruksyon ng naturang resort. Ang mga detalye sa balitang yan tutukan sa report ni Nicole Lopez. Isinisi ng provincial government ng Bohol sa Department of Environment and Natural Resources ang pagkakaroon ng resort sa gitna ng Chocolate Hills sa Bohol. Paliwanag ni Attorney Jamie Villamor, provincial board member sa Bohol, ang DENR umano ang naglabas ng resolusyon na nag-aaproba sa konstruksyon at pagtatayo ng The Captain's Peak Resort sa Sagbayan. Sabi ni Villamor, ito'y batay umano sa ginawa rin nilang investigasyon ukol sa nasabing resort. Hindi sa dumadaan dito, no, prior to its operation. Mm-hmm. Bisanggun yung panlalawigan is not included, no, in the approval process po nito. So it's only the local government unit merong approving authority po for the operation of the said resort. So wala po sa operation, sa construction in 2018, wala pong dumadaan sa sangguniang panlalawigan. Dumepensa rin ang opisyal at sinabing hindi dumaan sa kanila ang mga papeles ukol sa konstruksyon ng nasabing resort at hindi raw sila kasama sa approval process. Are issued the resolution, dalawang resolutions po yun, approving and endorsing the construction and the development of the said resort. So, kinonfirm naman po, no, ng Protected Area Management Board and ng DNR na meron po silang pahintulot, no, to operate and to construct and to operate. Idiniin ni Villamor na nalaman lang nila ang ginawang hakbang ng DNR sa post nito sa social media. Pero noong nag-imbestiga umano sila noong September 2023 at gustong makipag-usap sa ahensya ay hindi raw ito sumagot. Nakausap na rin ng Bohol Provincial Government ang may-ari ng The Captain's Peak Resort at sinabi nito na sumunod naman daw sila sa requirements ng DNR at pinagbigyan pa sila nito. Para sa MBC TV Network News, ito si Nicole Lopez. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagpadala na ng team ang DENR para mag-inspeksyon sa Captain's Peak Garden and Resort. Kaugnay ito ng inilabas na kautusan kahapon ni DENR Regional Executive Director Paquito Melicor matapos umani ng batikos ang kontrobersyal na resort sa gitna ng Chocolate Hills. Depensa ng kagawaran, naglabas sila ng closure order noon pang Setyembre ng nakarang taon dahil sa kakulangan ng Environmental Compliance Certificate. Napag-alaman, nag-ooperate pa rin ang resort kaya nagpalabas ang DNR na notice of violation nitong Enero ng kasalukuyang taon. Matatandaang idineklarang National Geological Monument at Protected Landscape ang Chocolate Hills dahil sa kakaiba nitong geological formations
noon pang 1997. Nakauwi na ng Pilipinas ang dalawang tripulanteng Pinoy na nasugatan sa missile attack ng rebelding grupong Houthi sa Gulf of Aden. Sa kanilang paglapag, nakatakda rin silang tumanggap ng tulong pinansyal, kabuhayan package at medical assessment para sa kanilang tuluyang pagaling at pagbangon mula sa sinapit na malagim na insidente. Ang buong detalye alamin sa balitang ito. Nakalapag na sa Pilipinas ang air ambulance lula ng dalawang tripulanteng Pilipinong nasugatan ng maluba sa missile attack ng Yemeni group na Houthi sa Gulf of Aden. Ayon sa Department of Migrant Workers, ganap na alas 6:45 ng umaga, dumating sa bansa ang chartered medical evacuation flight. Agad inilipat sa ospital ang Pinoy seafarers na nasa stable ng kalagayan, pero ang isa ay naputulan ng binti habang ang isa naman ay nagtamo ng lapno sa muka. Sabi ng DMW, doon na rin nakapiling ng mga tripulante ang kanilang mga naghihintay na kaanak at mahal sa buhay. Nauna nang dumating kamakalawa ang 11 kapwa survivors ng insidente sa cargo ship True Confidence, habang nagpapatuloy naman ng salvaging operation sa mga 12 Pinoy na nasawi at naiwan sa nasunog na barko. Nakatanggap ng 50,000 na financial assistance ang 11 tripulanteng Pinoy na nakaligtas at unang nakauwi makaraan ng insidente. Bukod pa ito sa kabuhayan package na 20,000 mula DSWD at training voucher mula TESDA, maging medical at psychiatric assessment na inihatid naman ng DOH. Nahuli ang dalawang nasugatan. Makaraang hindi agad sila mabigyan ng fit for travel certificate mula sa bansang Djibouti. Para sa MBC-TV ang Network News, ito si Edniel Parrosa. Sama-sama tayo, Pilipino. Lumapag na si Pangulong Bongbong Marcos sa Czech Republic para sa kanyang dalawang araw na state visit galing sa Germany. Sa pagbisita ng presidente ng Pilipinas, inaasahang lalagda siya sa isang bilateral agreement para sa pagpapalakas ng labor cooperation ng dalawang bansa, lalo't kinikilala ng Czech Republic ang husay at dedikasyon ng overseas Filipino workers. Nagbabalita si Lat Narciso. Lumipad na patungong Czech Republic si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang tatlong araw na working visit sa Germany. Dumiretso sa Czech Republic ang Pangulo para naman sa dalawang araw na state visit. Ayon sa Presidential Communications Office, mag-aalas 4 ng hapon sa Czech Republic o mag-aalauna ng madaling araw oras dito sa Pilipinas nang lumapag ang Philippine Airlines Flight PR001 sa Václav Havel International Airport sa Prague, sakay ang Pangulo at Philippine Delegation. Nakatakdang makipagpulong si Pangulong Marcos kay Czech President Petr Pavel at Czech Prime Minister Petr Fiala. Makikipagkita rin ito kina Czech Senate President Milos Vystrosel at Speaker of the Chamber of Deputies Markéta Perakova Adamova. Lalagda sa Joint Communique on Bilateral Agreement para sa Labor Cooperation ang Pilipinas at Czech Republic. Interesado ang Czech na kumuha ng karagdagang mga manggagawang Pilipino. Sa katunayan, ayon sa Department of Foreign Affairs, inanunsyo ng European country na mula 5,000 noong Enero ay gagawin ng 10,000 ang taunang kota nito simula sa Mayo para sa Filipino workers. Bilib daw kasi ang mga ito sa husay ng mga Pilipino sa trabaho, mapa-skilled o professional works. Para sa MBC-TV Network News, ito si Lat Narciso. Sama-sama tayo, Pilipino. Kaugnay pa rin ang serye ng state visits ni Pangulong Bongbong Marcos. Sineryohan na ng Pangulo ang $4 billion investment deals sa Germany. Kabilang din sa mga naging kasunduan ay ang kooperasyon pagdating sa manufacturing, software services at solar cell manufacturing facility. Narito ang aking ulat. Sinigurado ni Pangulong Bongbong Marcos ang investment deals mula sa iba't ibang kasunduan sa kanyang tatlong araw na pagbisita sa Germany. Umaabot sa $4 billion o 220 billion pesos ang halaga ng naturang investments. Ikinasa ang investment deals sa Philippine-Germany Business Forum sa Berlin na siyang inorganisa ng Department of Trade and Industry. Mula sa 8 kasunduan ng Pilipinas at Germany, 3 ang letters of intent mula sa iba't ibang German companies
dalawang Memorandum of Agreement at tatlong Memorandum of Understanding. Ang unang Letter of Intent ay may layong magtayo ng partner hospital para sa magiging training center na siyang susuporta sa pangangailangan ng iba pang ospital. Habang ang isa naman ay para sa pagbuo ng Innovation Think Tank Hub para sa pinaplanong Inclusive Innovation Ecosystem sa Pilipinas. Ang huling Letter of Intent naman ay para sa Strategic at Digital Partnership sa pangkalusugang sektor kasama ang Department of Health. Layo ng kasunduan ito na siguruhin ang kaligtasan, kalidad, gayon din ang murang halaga at accessibility ng healthcare sa ating bansa. Samantala, layunin din ang isa pang kasunduan na i-rehabilitate at buhayin muli ang farmland sa Pilipinas na hindi na ganun kaayos ang kalagayan. Kabilang din sa mga napagkasunduan, ang layuning palawakin pa ang pagtutulungan ng dalawang bansa pagdating sa manufacturing, software services, gayon din ang pag-invest sa isang solar cell manufacturing facility. Para sa MBC TV Network News, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa mundo ng volleyball, unbeaten pa rin ang UST Golden Tigresses sa UAAP Season 86 Women's Volleyball Tournament matapos nitong dominahin ng UP Fighting Maroons in just 3 sets. Ang naging takbo ng laro tutukan sa report na ito. Nananatiling undefeated ang UST Golden Tigresses sa UAAP Season 86 Women's Volleyball Tournament matapos nitong patumbahin ang University of the Philippines by sweeping 3 sets. Isang dikdikang laban ang natunghayan ng Mall of Asia Arena crowd nang tapusin ang kupunan ng first set with 25-22. Ganito rin ang natunghayan sa second set with 25-20 at sa kabila ng paglaban ng UP squad, tuluyan ang tinapos ng UST ang laban with 26-24 sa third set. Pinangunahan ni Angge Poyos ang Spanya Spikers with 22 points on 18 attacks and adding 4 aces. Habang nakapagtala naman si Zai Zagula ng 14 markers, 12 receptions and 10 digs. Sa third frame, nag-tie pa ang score to 22. Nakascore si Gula para makaabante ang UST with 1 point, ngunit dahil sa off-the-block kill ni Jewel Encarnacion, balik sa tie ang score with 23-all. Ilang palitan pa ang ginawa ng dalawang kupunan but Boyos and Reg Jurado continued to seal their victory. Dahil dito, 6-0 na ang standing ng UST habang nananatili namang winless ang UP sa 6 na laro. Sa aking pagbabalik, magbabalik action na bukas ang MPL Philippines Season 13 para sa muling bakbakan ng mas pinalakas na MLBB esports teams. Tutok lang sa MBC TV Network News. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Emergency room ng PGH, hindi muna tatanggap ng pasyente matapos ang sunog kahapon. Scammers na nagpanggap na konektado kay First Lady Marcos, arestado sa Pasay City. Magkapatid patay sa sunog sa Mandaluyong City. At Jungkook ng BTS, sinundan na si Gangnam Style hitmaker Psy sa titulong longest charting K-pop solo artist ng Billboard Hot 100. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Hindi na muna tatanggap ng pasyente ang emergency room ng Philippine General Hospital matapos masunog ang katabing gusali nito kahapon. Gayunpaman, naranatiling operational ang ibang serbisyo ng ospital kabilang ng pagsilbi sa mga outpatient o sa outpatient department. Ang buong detalye, alamin sa report ni Boy Gonzalez. Limitado ang operasyon ng emergency room ng Philippine General Hospital matapos ang nangyari sunog sa audiovisual room ng Department of Medicine na batay sa impormasyon ay nasa katabing gusali ng ER. Ito ang kinumpirma ni Dr. Jonas De Rosario, tagapagsalita ng PGH na hindi muna tatanggap ng mga bagong pasyente ang kanilang ER. Gayunman, tuloy-tuloy ang pagsilbi ng PGH sa iba pang mga pasyente kasama na ang OPD. Ang mga post-pasyente madaling araw pa lamang ngayong araw. Ang iba naman ay inihatid ng mga ambulansa mula sa ilang lalawigan.
Ilan sa mga pasyente ay isa sa ilalim pa sa dialysis. Ang iba naman ay sa prosesong medical batay sa kanilang schedule. Nilinaw naman ni Dr. Delosario, limitado lamang sa ABR ng Department of Medicine na nasunog at walang ibang pasilidad ang naapektuhan. Sa katunayan, pinayagan na ng Bureau of Fire Protection na makabalik sa mga ward ang mga pasyente kagabi. Inilikas lamang sa atrium ng ospital ang mga nasa ward 1, 2, 3 at 4 kabilang ang ICU nang sumiklab ang sunog kahapon ng hapon. Sa impormasyon ni Dr. Delosario, nakatagdang isailalim sa renovation ang Department of Medicine kaya tami magamit sa opisina na nasa ABR kung saan nagsimula ang apoy. Iniimbestigahan na rin ng Bureau of Protection Manila ang sanhi at pinagmulan ng sunog. Para sa MBC-TV Network News, ito si Boy Gonzales. Sama-sama tayo, Pilipino. Kaugnay pa rin ang sunog na sumiklab kahapon sa PGH. Isinusulong ni Batanes Representative Ciriaco Gato Jr., Chairman ng House Committee on Health, ang modernisasyon ng mga government hospital. Anya, panahon na para mag-invest sa public healthcare infrastructure upang tiyakin na hindi na mauulit ang ganitong insidente sa hinaharap, lalo na sa premier hospitals tulad ng PGH. Narito ang report ni Milky Rigunan. May pangailangan i-upgrade ang lahat ng mga government hospital matapos ang naganap na sunog kahapon sa Philippine General Hospital. Ito ang panukala ni Batanes Representative Ciriaco Gato Jr., Chairman ng House Committee on Health. Ang kay Gato, panahon na para mag-invest sa public healthcare infrastructure at tiyakin na merong sapat na fire safety measures and advanced medical equipments ang lahat ng mga government hospital. Sabi ni Gato, ang PGH ang premier tertiary hospital na nagbibigay ng pangailangan ng maraming mga pasyente. Ang anumang disruption anya sa operasyon ng PGH ay critical sa mga pasyente, lalo na ang mga mahirap na umaasa ng tulong medikal. Sabi ni Gato, bukod sa nangyaring sunog kahapon, nagkasunog din sa PGH noong 2021 ng kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Umaapela si Gato sa mga kasama sa Kamara na pagtibayin ng iba't ibang bill sa Kamara para sa modernization ng PGH pati na ang ilang government hospitals para mabigyan ng quality healthcare ang ating mga kababayan, lalo na ang mga mahihirap. Para sa MBC-TV Network News, ako si Milky Rigunan. Sama-sama tayo, Pilipino. Arestado sa lungsod ng Pasay ang mga scammer na nagpapanggap na konektado umano si First Lady Liza Araneta Marcos. Batay sa investigasyon, tinakot daw ng mga suspek ang ilang negosyanteng ipasasara ang kanilang mga negosyo kung hindi magbibigay ng padulas. Ang mga detalye sa balitang iyan, tutukan sa report na ito. Arestado ang lalaking ito sa isang entrapment operation na isinagawa ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Sa documented video, makikitang may tinanggap na bulto ng pera ang lalaki mula sa kanyang kausap. Kinilala ang suspect bilang si Alias Isko at ayon sa investigasyon ng CIDG, tinatakot umano ng lalaking ito ang ilang negosyante sa Pasay na ipapasara ang kanilang establishmento kung hindi raw magbibigay ng padulas. Hinuli ang suspect sa kasong robbery extortion o pangungutong. Ayon sa CIDG, sa isinagawang entrapment operation, ang umaktong nagbigay ng pera sa suspect ay isa sa mga nagrereklamo. Arestado rin ang dalawa pang kasama ng suspect na nasa pinangyarihan lamang din ang entrapment operation ng mga oras na iyon. Base sa paliwanag ng mga arestado, mga opisyal umano sila ng gobyerno na may koneksyon sa opisina ni First Lady Liza Araneta Marcos. Kanina, sabi mo, bigay mo kay First Lady nung tayo sa mesa. Tinanong man, sir, kung saan ng pera. Sabi ko, kay First Lady, yun man ang ano, sir, yun man ang sabi doon. Samantala sa panayam kay Lieutenant Colonel Jose Joey Arandia mula sa CIDG-NCR, giniit nitong nakipag-ugnayan na sila sa opisina ng First Lady at nakumpirmang walang katotohanan ang mga pahayag ng suspect. Actually, sir, may complainant po na dumulog sa amin na may mga tao daw po si First Lady na kumakausap sa kanila na yung mga business nyo ay isasara dyan pag siya ay nakaupo na. Kaya kami po ay humingi ng paintulot sa opisina ng ating First Lady o sa Malacanang at tanungin ang katotohanan
So nung ginabi nga na walang katotohanan ng mga yan, so nagsagawa po kami ng entrapment operation. Ilan sa mga nakumpiska mula sa suspect ang marked money, kalibre 45 at mga bala ng baril at firearms registration. Sa kasalukuyan, tinitignan pa ng CIDG kung may ibang nabiktima ang suspect. Para sa MBC TV Network News, ito si Pamel Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang tanghali, Pilipinas! Para sa ating weather update ngayong araw ng Webes, March 14, 2024. Tulad kahapon, hanging amihan pa rin ang magdadala ng makulimlim na panahon sa Northern Luzon, particular na sa Cagayan Valley at mga rehiyon ng Cordillera at Iloilo. Habang easterlies naman ang maghahatid ng mainit na tanghali at posibilidad ng pulupulong pag-ulan sa Calabarzon, Mimaropa at maging dito sa Metro Manila. Shear line o ang pagsasalubong ng amihan at easterlies naman ang magdudulot ng mahina hanggang katamtamang pag-ulan sa mga lalawigan na Aurora, Camarines Norte at Quezon. Samantala, nagbabala rin po ang pag-asa sa mataas na heat indices sa ilang lugar dito sa ating bansa. Asahang papalo sa 36 to 38 degrees Celsius ang mararamdamang init ng ating katawan sa Viracatanduanes, Pili, Camarines Sur, habang nagbabagang 40 degrees naman ang heat index sa Roja City sa Capiz, lungsod ng Iloilo at Catarman at Catbalogan sa Samar. Maliban sa payong at tubig, magbaon din po ng mahabang pasensya, lalo na kung kayo ay babiyahe sa tanghali. Para naman sa ating 3-day weather forecast, asahan ng maulap na kalangitan na may mababang tsansa ng ulan dito sa Kamaynilaan, habang maglalaro naman sa 25 to 32 degrees Celsius ang temperatura. At lulubog naman ang araw mamayang 6:06 ng gabi. At yan ang mga pinakahuling balita sa lagay ng panahon ngayong araw. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Nasawi ang isang magkapatid sa sumiklab na sunog sa Mandaluyong City kaninang madaling araw. Sumiklab ang sunog sa ikalawang baitang kung saan nakatira ang tiyuhi ng nasawing magkapatid na kasalukuyang hindi mahagilap sa gitna ng gumugulong na imbestigasyon. Ang iba pang detalye sa sunog tutukan sa report nito. Patay ang dalawang magkapatid na menor de edad habang mahigit 200 individual ang nasunugan sa barangay Poblasyon, Mandaluyong City. Ayon sa City Social Welfare Office, 57 pamilya ang nawala ng tirahan at nananatili ngayon sa evacuation tents na sinet up sa Poblasyon Community Center. Naabutan dito ng DZRH News si Nanay Magdalena Espinosilla, lola ng dalawang batang namatay sa nasabing trahedya. Kwento niya, nakatira umano ang mag-iina sa ikatlong palapag ng bahay nang bumaba ang nanay ng mga bata para magbanyo pero hindi na nakakyat pabalik dahil sa second floor sumiklab ang sunog. Doon sa sinasabing ikalawang palapag, nakatira ang tiyuhi ng mga batang hindi na umano makontak at mahanap hanggang sa mga oras na ito. Nanay daw yung nagbanyo kasi nung nag-iiyak na, paano namin makukuha? Doon nagmula sa kanila yung sunog sa second floor. Yung kuya niya, nung malaki na ang apo tumakbo na. Kuya nung nanay? Yun, doon nagmula ang sunog. Tumakas. Kinilala sa mga pangalang Joyce at Justin, ang 15-anyos na dalagita at 5-anyos na batang lalaking natupok ang katawan habang sila'y natutulog. Naapulang sunog pasado alas 2 ng madaling araw matapos sumiklab pasado alas 11 ng gabi habang patuloy naman ang pagsiyasat ng Bureau of Fire Protection sa tunay na sanhi nito. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa. Sama-sama tayo, Pilipino. Arestado sa 6.8 million peso Shabu bust sa Quezon City ang Municipal Councilor ng Lanao del Sur. Narito ang report ni Noche Cacas. Nahabingwit sa patibong ng PDEA ang isang Municipal Councilor at isa iba pa sa buy-bust operasyon sa Quezon City. Arestado sina Norhan Harun Ampuan
na isang municipal councilor ng maging Lanao del Sur at Jalani Harun na mama na sa isang kilo ng suspected shabu ang nakakumpiska sa dalawang drug suspect na aabot sa 6.8 milyon na pesos. Ikinasa ang operasyon sa Don A. Roses Avenue sa Barangay Paligsahan sa Lungsod Quezon. Maharap naman ngayon ang dalawang suspect sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165. Para sa MBC TV Network News, ako si Noche Cacas. Sama-sama tayo, Pilipino. Standing next to Psy, ang youngest BTS member na si Jungkook pagdating sa longest charting K-pop solo artist sa kasaysayan ng Billboard Hot 100. Ang latest achievement ni JK sa kanyang kantang Standing Next to You, tinutukan sa Showbiz Report na ito. Panibagong milestone na naman ang nakamit ng tinaguriang Golden Maknae ng K-pop supergroup BTS. Si Jungkook kasi sinunda na si Gangnam Style hitmaker Psy sa titulong longest charting K-pop solo artist sa kasaysayan ng Billboard Hot 100. Batay sa latest chart, 18 consecutive weeks ng kabilang sa listahan ang Standing Next to You song ni JK. Pangalawa ito sa hawak na record ng South Korean singer-rapper na si Psy sa kanyang hit Gangnam Style noong 2012 na humataw sa Billboard Hot 100 charts sa loob ng 31 linggo. Maliban sa Standing Next to You, magunitang 15 weeks namang umalagwa sa chart ang solo debut song ni Jungkook na 7. Kung matatandaan, bago mag-enlist sa military noong December, pinasaya muna ni Jungkook ang armies sa kanyang kauna-unahang solo concert na Golden Live on Stage na ginanap sa South Korea. At sa aming pagbabalik, komedyanteng si Aura Briguela, ibinida sa social media ang nakamit na tagumpay sa pag-aaral ng kanyang papa. Sabay-sabay nating alamin kung ano yan dito lang sa MBC TV Network News, BRB! Narito naman ang mga balitang dapat niyo pang abangan. Amnesty para sa mga miyembro ng CPP-NPA-NDF, aprobado sa Senado. PNP tiniyak ang seguridad matapos ang marahas na demolisyon sa Angeles City. At si Aura Briguela, proud sa tagumpay ng kanyang papa na nagtapos ng master's degree. Sa expert's opinion, benepisyo ng pagsulat o paggawa ng journals, alamin. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Aprubado na sa Senado ang amnesty para sa mga miyembro ng CPP-NPA-NDF. Git ni Senator Jinggoy Estrada, amnesty is the best policy para tulungang magbalik loob sa pamahalaan at komunidad ang mga sumukong rebelde. Kaya naman ang deklarasyong ito ay dapat daw na maipatupad ng maayos ng mga ahensya ng gobyerno. Ang mga detalye alamin sa report ni Raymond Dadpaas. Aprobado na din sa third and final reading sa Senado ang House Concurrent Resolution No. 20 na may layuning bigyan ng amnesty ang mga miyembro ng CPP-NPA-NDF na nagbalik loob sa pamahalaan. Alinsunod ito sa Presidential Proclamation No. 404. Ito ay sa botong 23 na pabor, walang kontra at walang abstention. Agad na nagpasalamat si Senador Jinggo Estrada na siyang chairman ng Senate Committee on Defense sa kanyang mga kasamahang senador sa pag-aproba nito. Ganon din sa mga opisyal at tauhan ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU na pinamumuna ni Secretary Carlito Galvez Jr., mga opisyal ng National Amnesty Commission, Department of Justice, Armed Forces of the Philippines, Department of National Defense at Philippine National Police. Ayon kay Estrada, amnesty is the best policy upang matulungan ang mga dating rebelde at kanilang mga pamilya. Nanawagan ito sa mga nabanggit na ahensya ng pamahalaan na huwag hayaan na hanggang sa papel lamang ang amnesty declaration na ito. Kasama ng naunang amnesty declaration para sa mga miyembro ng MILF, MNLF at RPMPRPAABB. Hinimok ng senador
ang mga ahensya ng gobyerno na tiyakin na ito'y maipatupad at matulungan mabago ang mga komunidad ng mga dating rebelde at magbigay daan ito para mahimok ang iba pang mga rebelde na magbalik loob sa gobyerno. Ngunit, exempted sa amnesty proclamation ang mga naharap sa mabibigat na kaso at nakabinbind sa mga korte. Let's all make sure that this amnesty program, together with the amnesty programs for the MILF, MNLF, RPMP, RPA, ABB, which were early approved by Congress, will be implemented fully and faithfully towards its objective of transforming lives and communities, encouraging former rebels and combatants to return to the folds of the law and to participate in nation building within the framework of peaceful and deliberative society. Thank you, Mr. President. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas. Sama-sama tayo, Pilipino. Pirma na lamang ni Pangulong Bongbong Marcos ang hinihintay para maisabatas ang 10,000 pesos na allowance para sa mga public school teacher. Ito'y matapos ratipikahan ng Senado at Kamara ang kabalikat sa pagtuturo act. Ayon kay Senator Bong Revilla, chairman ng Senate Civil Service Committee, sumang-ayon ng BICAM Committee sa pinaikling termino ng teaching allowance para mas matugunan ang pangangailangan ng mga guro sa pagtuturo. Nakatakda namang ipadala sa Malacanang ang panukalang batas. Tiniyak ng Philippine National Police ang seguridad matapos ang marahas na demolisyon sa Angeles City sa Pampanga. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Tiniyak ng Angeles City Chief of Police na si Colonel Amado Mendoza Jr. na iimbestigahan at hindi na muling mangyari ang marahas at madugong demolisyon na nangyari sa bahagi ng Sitio Balubad sa Barangay Anona sa Angeles City sa loob ng Clark. At ito nga ay pinsinasabing pagmamayari naman ng Clark Hills Properties Corporation. Makaraang sumiklab kahapon ang pagpapatupad ng demolisyon sa nasa mahigit 100 kabahayan sa naturang lugar na nagresulta ng pagkasugat ng ilang residente matapos silang pagbabarilin. Batay sa report, 5 ang naiulat na sugatan. Makaraang tamaan ng bala, kabilang sa mga biktima na tinamaan ng bala ay ang 47 taong gulang na si Gregorio Navarrete, Ana Marie Alper, 57 years old, parehong residente ng Purok 2 sa Barangay Anunas. Kabilang din si John Singan, 22 anyos, Alvin Novicio, 32, ng naturang barangay. Kayun din si Melvin De La Cruz, 36 anyos, ng Barangay Margot, Angeles City, na nasa kasalukuyan ay nagpapagalin pa rin sa mga paggamutan. Ayon pa sa police report, naaresto ang dalawang suspect na sina Halid Isdali, 37, at ang isang Jonar Abdul, 30 anyos, habang narecover sa mga ito ang caliber 45 at isang 9mm na baril. Pawang residente ang dalawa ng Barangay Asmik ng naturang lungsod at umano hindi raw kabilang sa demolition team, bagay na iniimbestigahan ngayon ng mga otoridad. Para sa MBC TV Network News, ito si RH25 Grace Vera Sansano, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Kinumpirma ni Atty. Jairos Anthony Dohelio, warden ng Bureau of Jail Management and Penology sa Ungka, distrito ng Haro, Iloilo City, na na-intercept nilang dalawang sachet ng shabu na nakasilid sa medyas at inihagi sa loob ng jail facility. Ayon kay Dohelio, kaagad na nakita ng naka-duty na personnel ang medyas dahil na bumagsak malapit sa tower guard. Mismong si Dohelio ang nag-check ng medyas at nakita nito sa loob ang green na baso. Sa loob ng baso, may kahan ng sigarilyo kung saan inilagay ang dalawang sachets ng shabu. Ibinigay ni Dohelio ang item sa Iloilo City Police Station 3. Mag-iimbestiga rin aniya ang VJMP kung sino ang nagtangkang magpuslit ng ilegal na droga sa loob ng jail facility. Para sa MBC TV Network News, ito sa ni Grace Bravo. Sama-sama tayo, Pilipino. Isang lalaking pinalalagay ng bangag ang hinuli matapos nitong sunugin ang sariling barong-barong sa bayan ng Anda.
Nasa likod ngayon ng Riyas na Bangkal si Melvin Raquino, 34 anyos, residente ng Barangay Tundulanda at naharap sa kaukulang kaso. Sa ulat ni OIC Chief of Police Mark Tubadesa, unay nagsisisigaw ang suspek at nanggugulo sa kanilang lugar. Pagkatapos sinilaban ang kanyang barong-barong at agad itong inaresto ng kawani ng Bureau of Fire Protection at itinurn over sa PNP. Nang i-body search si Raquino, nakuha rito ang isang plastic sachet na naglalaman ng shabu. Ito si Freddy Fajardo. Sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa Mindanao. Nasa kabuang 11,500 fully grown marijuana ang napasakamayan na joint elements ng pamahalaan mula sa nadiskobreng magkahiwalay na marijuana plantation sa Sityo Kilil Datal, Barangay Datal Batong, Malungon, Sarangani Province at Sityo Noket, Barangay Bulul Salo, Kiblawan, Davao del Sur. Sa report ng Pro-12 Information Office, ang halaga ng kabuang marihuana ay nasa standard price na 2.3 million pesos. As usual, wala mga nahuling cultivators, wala mga tao ang inabutan sa dalawang magkahiwalay na plantation, subalit may pangalang inilabas ang Pro-12 na isa sa mga di manoy cultivator na isang Jimbel Sinaya na subject ngayon ng manhunt operation. Ang mga binunot na marihuana ay sinunog sa lugar in coordination ng PIDEA 12 at na-witness sa ilang media representatives at elected officials. May herbicide ding in-spray sa buong plantation sa layuning ma-prevent umano ang germination ng mga buto ng cannabis sativa. Sa accomplishment na ito, ayon kay Pro-12 Regional Director Police Brigadier General Jimili Makaraeg, tiyak manong mababawasan ang supply ng illegal drugs sa Rion 12 at magpapatuloy ang kanilang kampanya sa pag-track down sa mga responsableng tao na nasa likod ng pag-cultivate ng tinaguriang The Prohibited Plants sa Pilipinas. Para sa MBC TV Network News, ako si RH19, June Dimakuta. Sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa Davao. Sugatan ang dalawang menor de edad matapos silang tinamaan sa natumbang van sa kahabaan ng A1, Budbud, Barangay Bunawan, Davao City, bandang 1:50 ng hapon. Sa report ng Bunawan PNP, kinilala ang mga menor de edad na biktima na sila alias Del, 16 anyos at alias Benji, habang ang driver ng multipurpose van na kilalang si Rovi Bantilan Tapi, 40 anyos, kasama ang helper na si Joshua Talaugun, 22 anyos. Lumabas sa inisyal na investigasyon ng Bunawan PNP na ang sasakyan patungo sa hilagang daang Maharlikan National Highway. Ngunit naidlip ang nasabing driver kaya biglang pumihit ang sasakyan sa kabilang linya at tumama sa poste ng kuryente na kinatatayuan ng dalawang minor de edad. Natumba at tumagilid ito sa gilid ng kalsada at tinamaan ang dalawang minor de edad. Binigyan din ng paunang lunas ng 911 paramedic ang mga biktima at dinala sa Southern Philippines Medical Center para malapatan ang gamot. Samantala, nagtamo naman ng pinsala ang driver at nakakulong na sa Bunawan Police Station para sa kaukulang disposisyon. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter. Sama-sama tayo, Pilipino! Sa panahon ngayon, madalang nang sumusulat o literal na nagsusulat. Dahil sa paglaganap ng teknolohiya, mas mabilis na nga naman ang mag-type sa mga cellphone o kaya naman okay sa gumamit ng ballpen at lapis. Ngunit ayon sa pag-aaral, may mga benepisyo pa rin palang maibibigay yung pagsusulat at paggawa ng mga journal. Ang paliwanag na mga eksperto patungkol dyan, alamin sa Experts Opinion Report ni Rovic Manuel. Benepisyo ng pagsusulat o paggawa ng journals, alamin. Kung ating titignan, natural o likas na sa atin ang sumulat. Bata pa lamang tayo ay tinuturuan na tayong sumulat upang mas madali nating masabi ang mga gusto nating sabihin at syempre upang matuto na rin. Ngunit sinasabi ng mga eksperto, ang simpleng pagsusulat pala ay isa na ring matatawag na therapeutic activity kung saan isang paraan para ito para mailabas ang ating stress at paraan rin para alagaan ang ating mental health. Sa pag-aaral ni Madeline Schoffel at mga kasama nito, sa 76 na family participants, 85% ang nagsasabing nakatutulong ang pagsusulat sa kanila upang matanggal ang kanilang stress at 59% naman ang nagsasabing itutuloy nila ang gawaing ito. Ayon naman kay Dr. Sarah Benz, isang occupational therapist, may apat na pangunahing benepisyo ang makukuha sa pagsulat at paggawa ng journals. Una, ang pagsulat o paggawa daw ng journal ay maaaring makatulong sa paggamot ng ating depression.
Ayon sa mga pag-aaral, ang pagsulat partikular sa pamamagitan ng expressive writing ay makatutulong sa pag-alis o bawasan ang sintomas ng iyong depression. Pangalawa, sa paraang pagsusulat ng mga positibong aspeto mo, pagsulat ng iyong kwento at past experiences, at pagbuo rin ng mga positibong pananaw mula dito ay maaari na bawasan ang sintomas ng iyong anxiety. Ito ay tinatawag na positive affect journaling. Pangatlo, ang pagsusulat at paggawa ng journal ay maaaring bawasan ang sintomas ng may mga post-traumatic stress disorder o PTSD o yung mga taong may mga traumatic experiences at iba pang mental disorder. Panghuli, maaari rin itong i-improve ang ating tinatawag na self-distancing o ang abilidad ng isang tao na makapag-muni-muni mag-focus sa mga nakalipas na mga emosyon, labis na iniisip at pangyayari. Pagbibigay din naman ng mga eksperto, maraming pamamaraan para maging epektibo ang iyong pagsusulat. Ngunit nakadepende pa rin ito sa compatibility ng coping mechanism ng isang tao. Kaya naman, sa simpleng pagsusulat ng ating journals, mas matututunan nating i-appreciate ang ating sarili at success sa ating buhay. Mailabas ang ating mga saloobin na hindi natin kayang sabihin at maging instrumento rin ito upang tayo ay manatiling emotionally stable. Sa mundo ng esports, magbabalik aksyon na bukas ang MPL Philippines Season 13 para sa muling bakbakan ng mas pinalakas na MLBB esports teams. Ang mga dapat abangan at ang bagong rosters ng mga kupunan. Tutukan sa report na ito. Balik aksyon na bukas ang pinaka-inaabangang Mobile Legends Bangbang Professional League Philippines Season 13, kung saan bibida ang walong pinakamalalakas na esports team sa MLBB scene sa Pilipinas. Para ngayong season, mag-uwi ng $150,000 o tinatayang nasa 8 milyong piso ang magwawaging team at may secured slot na para sa prestihiyosong MLBB Mid-Season Cup 2024 na gaganapin sa July. At sa pagpasok ng panibagong serye ng MPLPA, ilang team ang nagsagawa ng kanikanilang roster adjustments. Sasabak ang Blacklist International sa bagong season with minor adjustments, kung saan magkakaroon ng transition si Salik Haji Imam from 6-man to roam position dahil sa absence ni Rene J. Bergarce. Sa Echo, from MDL to MPL naman sina Johnville Outplayed Villar at Justin Zaida Palma. Maglalaro para sa Smart Omega ang balik MPL at former RSGPH jungler na si John H. Tuo Salonga. Samantala, narito ang buong roster ng 8 team na magbabakbakan sa MPL Philippines Season 13 ground. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, sama-sama tayo, Pilipino. Hashtag feeling proud ngayon ang dating child star na si Aura Briguela sa nakamit na tagumpay ng kanyang ama. Ang kanya kasing Papa O'Neil nagtapos ng master's degree. Narito ang report. Well-deserved success pa! Yan ang pagbati ng komedyanteng si Aura Briguela sa kanyang amang nagtapos ng master's degree. Sa isang Instagram post, ibinida ng dating child star ang ilang kuhang larawan sa graduation day ng kanyang papa, present ang kanilang buong pamilya. Ang ama nitong si O'Neil Brian Briguela nagtapos ng Master of Business Administration sa Philippine Christian University. Magunita na minsang ibinahagi ni Aura na tinulungan niyang makabalik sa pag-aaral ang ama. Year 2019 ang graduate ito sa kolehiyo. Sa mensahe nga noon ng komedyante, sinaluduhan ito ang kanyang papa dahil ipinakitaan niya nito sa kanila ang kahalagahan ng edukasyon. Bumuhos naman ang mga congratulatory message mula sa fans at mga kaibigan ni Aura sa nakamit na tagumpay ng kanyang ama. Para sa MBC TV Network News, ito po ang inyong showbiz angel, Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. Balik sa inyo, Pam, Edniel. Maraming salamat to showbiz angel at kanina kay Matchpoint Millie. Yan ho ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Huwebes. Ito po si Edniel Parruso. At ito naman si Pamela Adriano. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Biyernes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ng boses ng Pilipino para sa Pilipino.
Ito ang MBC-TV Network News. Sama-sama tayo, Pilipino.